CarView Buddy. So if you remember, 1 year ago, kasama ko si Kuya Ian na nag-review ng GA manual transmission. So ngayon, isa-showcase naman namin sa inyo yung top of the line nila, which is the GLX. This 2023 Suzuki APV 8-seater GLX manual transmission. And you heard him right, guys, kasi compared to sa mga common MPV na 7-seater lang, etong APV natin is considered 8-seater na and subok na namin na comfortable talaga siya. The only downside of this APV is manual transmission lang mayroong available sa ating Suzuki APV. Pero para sa akin, mas okay na ang manual transmission. At kung kayang-kaya naman na yung budget, ang top of the line na lang GLX is 955,000. Actually guys, nung nag-review kami way back before nung GA APV natin, nakulangan kami sa mga features nun. Pero considered now, 743,000 pesos lang yon, it's understandable. Pero itong GLX APV natin, mas modern na siya and mas madami na siyang nadagdag na features. So we will explore that later. First of all, we would like to say thank you Boss Ivan to allow us to review this APV. So si Boss Ivan pala is nakilala namin siya sa Facebook dahil nga pinaparentahan niya tong APV GLX niya. So sa mga gustong mag-rent dyan, ipuflash niyo lang namin yung contact information ni Sir Ivan. Sa mga interesado bumili ng APV GLX, panoorin niyo yung video namin dito. Papakita namin ni Sarah yung features ng Suzuki APV. Let's go, Sarah! So, tara! Tara na! Yes. So, buddies, unay natin yung sa iyong door panel ng Suzuki APV. So, ang kanyang bintana ay sa driver lang meron siyang automatic push. So, ayan. Okay. Ngunit, pagka iangat mo siya, hindi siya automatic. So, iyan mo siya, parang i-guide mo yung bintana kung para hindi ka masyado maipit agad. Ayan, depende sa ano. Sa trip ng driver mo kung gaano kababa kataas yung kanyang salamin. And then, meron din siya power window lock. Pero ito ang ginagamit lang sa likuran, sa passenger sa likod. Test natin. Pupush ko siyang ganyan, ipinutin sa likod. So wala, walang epekto. Pero pagka binali ko siyang ganyan, ayan. So pagkatapos ng power window lock, mayroon naman siyang power adjuster ng kanyang side mirror. So body yung kanyang sa door panel, yari siya sa kanyang hard plastic. Tapos sa bandang medyo armrest ng driver, mayroon siyang fabric. Mas malambot at hindi masyadong kaliwang kamay mo pagka idadampi mo dito sa gilid. Pagka upat yung kanyang fabric. Sa baba mayroon siyang pocket, tapos mayroon siyang bottle holder, side pocket, tapos mayroon siyang speaker. So bari yung kanyang speaker ay 6, 2 sa harapan, driver, passenger, 2 sa likod. Tapos mayroon siyang 2 speaker sa kanyang dashboard. So ang kanyang door opener ay silver yung pagkakakulay niya. Match din sa kanyang knob dito sa kanyang door lock. Which is okay lang kanyang mix ng kanyang kulay. May pagka-black, tapos medyo may gray, may off-white. So mukha siya malinis. Sa taas ng dashboard, meron siyang tweeter. Ito nga, kasama sa 6 na speaker. Tapos meron siyang singawan, aircon vent. Yung isa, medyo slide lang ganun. May isa naman pagka-circular niya. Pag binuksan mo siya, may kita pagka-honeycomb design sa loob. So, may pagka-matching yung kanyang circular siya. Ganun, may pagka-silver din talaga yung kanyang kulay. Tapos, ilalim niya, meron siyang para doon sa kanyang fog light switch. Tapos, meron siyang 2 abang sa kaliwat kanan niya. Yung sa ilalim niya, meron nga, ito nakikita yung cellphone. Cellphone holder, pwedeng ka-wallet, o kaya card para doon sa kanyang RFID o kaya doon sa mga expressway. Oh, so body ito yung nibela niya. So pag kinawa ka mo talaga, ang kapit na kapit ng daliri mo. Hindi siya madudulas, tapos meron pa siya pinaka-guide. So mas madali siyang ikabig mong paliwa pa kanan. Yan. So talagang bilog ng kanyang nibela. May pagka-vintage yung kanyang. Tapos yan, logo ng Suzuki. May kita mo yung busina. Tapos yung kanyang dual airbag. Meron sa driver. Ito nga sa nibela. Tapos meron doon siya passenger. May kita mo naman nakasunod ng SRS airbag. Okay, so ito, sa ilalim ng nebela, ito nga, switch para doon sa kanyang sprinkler, sa wiper mo. Meron sa harapan, meron din sa likod. Ito yung sa likod, may kita mo na. Tapos sa kanyang kaliwa, yung kanyang ilaw para sa headlight, park light, signal light. Din sa kanyang cluster, unay natin yung sa kabandang kaliwa, yung RPM. Tapos sa taas, meron siyang gauge, engine, sa temperature gauge niya. Tapos sa kanan, meron yung kanyang fuel gauge. So yung capacity ng kanyang fuel gauge is 45 liters. Okay. And then yung kanyang speedometer. Tapos ilalim niya merong odometer. So
medyo malay-lay na nabiyahe ni Boss Ivan nito, 2,000 kilometers na yung kanyang mileage. Okay, so kanyang manibela is ano lang siya, natitilt. Tilt. Ayan, pampa. Pero hindi siya telescopic. Okay, pagkatapos natin sa medyo sa kanyang drive vent natin sa kanyang gitna. So, sa gitna ng aircon vent, meron siyang hazard. Tapos yung kanyang infotainment. So, yung sukat ng kanyang monitor is 8 inches. So, meron siyang radio, USB, Bluetooth, auxiliary. Tapos meron din siyang Apple CarPlay, Android Auto. Tapos meron pang setup. Pagkatapos ng infotainment, meron din siyang para sa, ayun, sa aircon mo, sa climate control. Depende sa'yo kung gano'ng kalakas yung ano. Yung nga lang, manual yung kanyang aircon po ah. Sa'yo meron siyang 1-4. Okay, pagkatapos sa aircon natin sa baba, ito yung kanyang compartment. Yan, may nakita tayo yung lagay ng card. So marami tayo pwede paglagay dito. Tapos ilalim, ito pinakagusto ko yung cigarette lighter. Tapos yung kanyang, sa dual din siya, pwede siyang charger din para sa yung cellphone. Bibili mo lang ng car charger. So yan po, nakikita na 12 volts hanggang 120 yung 120 watts yung kanyang max. Tapos ilalim ng cigarette lighter natin, meron siyang USB auxiliary. Ayan, kung ayaw nyo gumamit dito, pwede mo silalim. Pwede rin siya gamitin yung kanyang USB auxiliary para sa infotainment bukos sa pag-charge niya yung cellphone. Tapos ito sa kanan, uy, may pera. Lagayan ng pera, lagayan ng barya. Tapos ito. So yung kanyang inner console, tapos ito yung nasa dashboard body. Ayan, nakikita mo, may mga lagayan pa siya ng gamot. Ibang kolorete dyan. Tapos sa taas niya, ito yung kanyang 5-speed manual transmission. Nakikita mo yung kanyang guide. Ayan, uno, primera, yan, hanggang quinta, tapos meron siya reverse. So easy grip, so, magaling, yun, hindi talaga dudulas yung pagkakapo sa kanyang cambio. Then yung kanyang traditional handbrake, so manual. So pagkata sa kanyang inner console, banggitin mo din driver seat natin, no? Pabrik yung cover, tapos ayun lang, hindi siya na-adjust pataas. So ang adjustment lang niya ayun ko yung kung lalapit ka sa manibela o lalayo, depende sa mo. Kung saan komportable yun sa position mo sa pagkakaupo. So medyo nalalayuan ako, adjust natin ang malapit. So Sarah, ano mo masasabi mo sa position mo dyan sa passenger side natin? So sa passenger side naman guys, masasabi ko talaga na saktong-sakto lang sa akin yung upuan and yung knee room ko tsaka yung headroom ko, sobrang taas talaga. Tsaka kapag nandito ko sa unahan, makikita mo talaga na mataas yung ground clearance niya. So ang makikita ko dito, una pa lang is yung visor natin, pero diretso mirror na siya, pero buti naman nalagyan rin siya ng mirror. Then meron na rin tayo ditong grab handle, tapos meron din dito dahil nga high ground clearance, dalawa-dalawa na yung pwede nating hawakan. Tapos yung dashboard natin dito guys, two-tone na siya, so isang black tsaka isang brown. So yung aircon nga natin dito, rotary din. Tapos yung glove box naman natin, tingnan natin. So yung glove box natin, makakasyang-kasya naman lahat ng pwede mong ilagay dyan. Sa my door naman natin, meron tayo ditong fabric, tapos silver accent, tapos meron na rin tayong speaker, tsaka lalagyanan ng bottle holder or di kaya yung mga alcohol. So, yan lang yung makikita natin dito sa passenger side. So, pumunta naman tayo sa likod. So, body tops tayo sa front seat. Dito naman tayo sa second row ng Suzuki APV GLX. So pansin natin yung kanyang dual aircon. O yan, meron sa passenger niya. Unlike doon sa base model natin, doon natin sa harapan yung mayroong aircon. So yan, komportable. So yung kanyang headroom, yan, medyo makakaano pa ako kahit matalbog ko yung kalsada na dadaan natin. Hindi tayo buuntog sa kanyang roof. So meron siyang grab handle. And yung kanyang knee room, napakaluwag niya. Kahit anong adjust pa ng driver, talagang komportable, pwede ka pang ganyan. Ayan. So ayos yung pagkakaano talaga ni Boss Ivan sa kanyang APV. So medyo kahit may kataasan yung kanyang ground clearance, so sakto lang. So iwas na rin sa mga nidip na baha. So napansin ko rin sa kanyang second row, ganda ng kanyang armrest. So although pwede siyang 8-seater,
Yun nga lang, medyo pagkagagamitin mo ito, medyo babawas ang tempo ng ating passenger. Kasi di naman ako po insula lang. Worktop lang ganyan. Pakita natin yung kanyang center armrest. So, kung kayong couples naman at medyo ano, hindi ka pwede magtabihan dito sa kanan si GF na dito si boyfriend. Ayan. Oh, musta ka na? Ayan. Ganda na usapan natin. Ganyan, oh. So, ayan. Napapansin natin na, ayan na, ba, napakalog ng kanyang second row. Pupulko to si, ano naman, si Sarah naman yung kanyang, ano, mag-review sa kanyang, ano, pinakalikod sa third row seats. Ayan. Okay na. So, ayan, ang luwag. Ngayon, tapos naman si Kuya Ian mag-review ng second row seat. So, ang natitira na lang is yung third row. So, una nyo palang mapapansin dito, guys. Kahit nasa third row, meron na rin siyang armrest. So, kapag dalawa lang naman yung uupo dito sa likod, pwedeng-pwede yan ibaba para mas more relaxing. And, napakaluwag talaga ng space natin dito, guys, sa likod. Tingnan nyo naman. Lalo na nung finold yun, tingnan mo. Grabe. Napaka-comfortable talaga dito sa APV ni Boss Ivan. So, meron din patungan dito, tsaka dun sa kabila, tapos may mga speaker din. And, meron na rin tayo ditong dalawang grab handle sa taas. And, lahat ng seats natin dito is meron ng sarili-sariling seat belt. Then, sa gitna, meron na rin tayo ditong dome light. So, kapag kailangan natin tuwing gabi, pwede natin siya buksan. So, yan lang naman yung makikita natin dito sa likod. So, samahan niyo naman ako para maglibot ng exterior. So guys, sa exterior naman natin ngayon, simulan naman natin siya sa rear end. So first, makikita natin na ang nadagdag talaga dito sa ating APV GLX is first, meron na tayong cute na spoiler, tapos may defogger na rin tayo. Take note guys, may washer na rin pala siya sa taas and meron na rin kasamang wiper. So ito yung mga badging, so Suzuki, tapos yung Suzuki logo, tsaka yung APV. So, naka-chrome na sila lahat and meron na rin tayong chrome garnish dito sa ilalim. Tapos, meron na rin tayong reflector. Tapos lahat pa lang ilaw natin here guys is halogen. And we have here two eye sensors. So kahit papaano guys, maganda dahil nga nalagyan na rin siya ng sensors. So ganito pala itsura ng muffler natin sa ilalim guys. And makikita na rin underneath yung spare tire. So buksan naman natin yung likod. So sa loob pala guys, makikita natin here na pwede natin i-fold yung ating third row seat kapag kailangan natin ng mas madaming space. So yung capacity pala natin pag naka-fold tong dalawang seat is 714 liters. Meron na rin siyang kasamang tools. So ayan, naka-organize na siya at naka-plastic. So wala naman siyang mga ilaw dito na kasama and simple lang talaga siya. So sarado na natin, then proceed tayo sa side profile. Ang particular dimensions pala ng ating GLX APV here guys is first yung length natin na 4,230mm at yung kanya namang width ay 1,655mm at yung height niya naman na 1,865mm samantalang yung kanyang wheelbase naman is 2,625mm and yung ground clearance natin here guys is 180mm. So proceed tayo sa gulong. Yung gulong pala natin dito guys is 195/65R15. So alloy wheels na siya. So compared dun sa ating base model, naka-steel rims na siya. So maganda talaga na nag-alloy na rin sila. So yung door handle natin here guys sa driver's seat is naka-keyless entry na siya. And nasa taas guys yung pole type retractable antenna natin. And yung side mirrors natin dito na naka-powered adjust na. So hindi natin makikita dito yung signal light dahil nga nandito siya sa fender. So meron pa rin tayo dito pa character lines. So yung gulong pala natin dito guys, yung suspension niya first is MacPherson strut samantalang dun sa likod natin na GLX APV is naka coil spring na siya. So kapag mag-rides kayo, hindi siya matalbog sa likod. And ang kanyang braking system naman sa harap is naka-ventilated disc brake tsaka dun naman sa likod is naka-trailing drum brake. So let's proceed to the front. So sa front naman guys, makikita natin dito yung dalawa nating washer para sa ating windshield. Then yung ilaw natin dito are still halogens. Then meron na rin siya kasama ditong chrome sa front fascia, baba at taas. Then pinapanggit na niya naman yung black plastic
na may kasama na rin chrome Suzuki logo. So, sa baba naman, meron tayong black plastic grille na nakakatulog para sa air intake natin. Then, meron na rin siya kasama na may housing na body-colored na fog lamps, still halogen. So, ngayon, tawagin naman natin si Kuya Ian. Oh, so, buddy, titignan natin yung kanyang harapan sa kanyang hood. So, nandito yung switch niya. Ayan. Tingnan natin kung ano meron sa ilalim ng hood. Okay. So, ayan. Nakita natin yung kanyang brake booster. Dito kanyang preno. Ito yung brake fluid. Ito yung sa wiper machine motor. Ayan. Tapos ito sa tire wrench mo. Yung nakita natin, nabanggit ni Sarah sa likod, nakita mo yung spare tire. Ito yung gagamitin niya para matanggal yung kanyang spare tire. Yung kanyang wrench, tire wrench. Ito yung mga fuse box. Okay. So, may mga tools na rin pala dito kahit yung pagtanggal ng gulong. Dito na nilalagay. Yes, oh, ang nakita natin doon sa likod is EWD, yung kanyang early warning device. So, nandito sa harapan yung kanyang tire wrench, yung pagtanggal sa spare tire. Meron siyang jack, mechanical jack. So, yun, nakita mo yung under the hood. Meron din siya sa lagay ng coolant sa kanyang radiator. Tapos ito yung sa wiper mo, sprinkler mo, yan. Tapos yung kanyang air intake. Papunta doon sa yung makina. Yan. So, napakalaki ng kanyang radiator. So, tama-tama lang yung pagkakadesign ng kanyang grills. So, lahat ng para madali lumamig yung kanyang yung aircon tsaka yung makina. So, buddy, inangkat natin yung upuan sa driver. So, makikita natin yung makina. Yung battery, yung kanyang ETF para doon sa kanyang manibela, yung automatic fluid transmission. So, ito yung lagay ng langis para sa makina. So, buddy, yung kanyang langis, single overhead cam siya, 4-cylinder. So, gasoline engine siya. Well, yung kanyang engine displacement is 1.6 liter. Tapos, kaya niya mag-produce ng 91 horsepower per 5,700 50 RPM. Tapos, yung kanyang maximum torque is 127 per 4,500 RPM. So, hindi na masama. Ayun nga, unlike na nasabi ko nakaraan sa APV natin, so, hindi siya lapitin ng ASBU. So, iwas tayo sa suk belching. So, hindi ka nakakabahan pagka nabiyay ka ng Makati, Maynila, Pasay. So, nadadaanan ko yun. So, yun buddy, nakikita natin sa driver seat, sa ilalim. So, babalikin natin yung upuan. Masyado na kasi mainit. Pero yun, sa magaling yung pagkakano ni Sir Ivan sa kanyang APV. So, buddy, bago tayo magtapos, si Boss Ivan pala ay meron siyang online selling ng kanyang relo. And as a firm that, pinapakupahan niya yung kanyang APV GLX. So, pa-flash namin sa screen yung kanyang contact info para makontakt ninyo siya. And if gusto niyo mag-avail ng relo or magtingin-tingin, ang FB page niya is Relo ni Boss Ivan. Yung sapatos ko pala guys ngayon is galing sa M-Footline PH. So, kita niyo naman na ganda, top grade na yan. So, kung gusto niyo magtingin-tingin din or bumili ng mga pang-basketball shoes, mag-visit lang kayo M-Footline PH o FB page. Shoutout pala sa mga kaklasik ko dyan, kay Nadine Pulido, kay Joy De La Cruz, kay Joshua Francisco, at kay Meryl Macy Riban. So, shoutout sa inyo. And shoutout rin sa iyo, Sir J. Castro, dahil lagi ka nagpapa-shoutout sa comment section. Suki. Okay. So, meron tayong itadadag kay Caro DTV, kay Ralston Ende, kay Roger Korea Official, tapos kay Freddy Panoga. So, shout out sa inyo. At huwag sana kayo magsawa manood ng CarViewPH. So, that's all for today's video, guys. So, see you on our next videos! Bye-bye! Okay. So, buddy, simulan na dito sa Bakit pa ka? Simulan dito. Yung door na... Let's get started to interior. Interior ako na agad. Hanap kasi talaga kami. Dati pa, di ba Kuya Ian, one year ago na ata, ng APV na top of the line, which is...